Sasabak na sa unang misyon ang bagong barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanua. Kasali ito sa apat na barko na lalahok sa pagsasanay sa pagresponde sa oil spill na gagawin sa Indonesia. Si Jillian Jeronimo sa detalye. Rise and shine, Jillian. Sakay ng dalawang barkong ito ang pwersa ng Philippine Coast Guard na lalahok sa Regional Marine Pollution Exercise 2022 sa Masakar, Indonesia mula May 22 hanggang 29. Isinagawa ang send-off ceremony para sa aktibidad na layong masubok at paghusayan ng kapasidad ng Pilipinas at Indonesia sa pagresponde sa oil spill. Oil spill knows no boundaries. So kailangan ay ready ang bansa natin at ready yung mga neighboring countries natin na mag-respond pag may malalaking oil spill incident. Ide-deploy na ang BRP Teresa Magbanua para sa kauna-unahang misyon nito, 10 araw matapos ang formal na commissioning nito sa Philippine Coast Guard. Bukod sa Teresa Magbanua, kasama ang BRP Gabriela Silang, BRP Malapascua at BRP Cape Engaño sa mga isasalang sa Marpolex kung saan magsasanay ang mga kawani ng PCG at Directorate of Sea Transportation ng Indonesia sa ilalim ng pangangasiwa ng Japan Coast Guard. Isinasagawa ang Marpolex kada 2 taon. Noong July 2019, pinangunahan ng Pilipinas ang nasabing maritime exercise sa Davao City. Pero bago magtungo sa Indonesia, dadaan muna ang BRP Teresa Magbanua sa Zamboanga para ibaba ang nasa mahigit 600 PCG non-officers para sa kanilang training. Ayon kay PCG Commandant Admiral Artemio Abu, oras na makumpleto nila ang kanilang training, ide-deploy sila sa iba't ibang parte ng bansa, kabilang na sa mga units na nagbabantay sa West Philippine Sea. Jillian Jeronimo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.